Esmeralda ng execration. So nakita naman natin si Hate pa ang gagamit ng Esmeralda. So pakilala muna natin mabilis execration here. Etomax for Selena, S4 or Mae si Mae ito, no? For Thams, B4 Benny for Kaja, Chakno naman dito for Kufra at Hate for Esmeralda. Yun. Okay, para sa red side naman natin, yun ang Chicol Esports, Cax ang gagamit ng Harit. Secret naman para sa Valir. Mm-hmm. Hotdog with the Scrocka, Hellcurt ang gagamitin ni Owl ng Mundo, and Papu with the Choice. So, bago pala, yung lineup ngayon ng execution, hindi na natin makikita yung mga isa sa naging crowd favorites natin na pro player, which is up, no? Mm-hmm. Isa sa mga kinalakihan natin. Guys, so, panibagong timpla na ito ng execution. Tingnan natin, guys. Guys, sinabi ni paring Zeus kanina, 2-0 sila kahapon sa laban natin. Mm-hmm. Oo, so maganda-gandang lab, masimula yun para sa kanila. And ladies and gents, for Chicolet Esports naman, hindi ko pa masyado rin na-check yung mga laro nila, pero tiwala ako kakayaan nila to, makakasabay to onto against the execution. By the way, I would like to commend Chicolet Esports from Pampanga pala itong mga to. So congrats sa inyo, nakapasok kayo sa Just ML. Ayan, so. Ano yung ibig sabihin na McKenny? McKenny, dito, halika dito, halika dito. McKenny, kanya humarchan. Guys, alam ko kung taga Pampanga yung sasalita taga Tugaygaraw, depende sa to. Oh my God, na-reset paring sus yung red bomb. So medyo dali agad siya for execution. Pero anyways, kung makikita pala natin ito, this is going to be a mid laner Esmeralda. Mm-hmm. Usually kasi nakikita natin Esmeralda is more on the off lane na. Mm-hmm. So pina-funnel dito na execution is yung ano. Pero sa top lane side natin, Dark Death Falls, mga kaibigan, and a possible kill. S4 dito, nakuha the first blood ng isang harit. Pero hindi pa po sa ating laban kasi nandito na ang tatlo. Zaba Force, ginamit pa ng Chicken Esports pero not enough damage para sa kanila. Flicker in for Chakno plus the bouncing ball para sa kanya. Abyssal Arrow and a kill for Hit with this Esmeralda. Hotdog, wala na buhay. Oh. And mukhang cheese dog. Oh, buhay, buhay, buhay si Hotdog, mga kaibigan. Nakakatakas dito. Ayan, oh. Ha, nako po, pulang-pula. Pero this time, 2-1 ang naging score natin for that early stage engagement. So nakikita natin dito, nagsusubukan na agad sila. Napaka-agresibo, both sides, pumapalag din, even Chicolet. Pero yun nga lang, ewan ko, medyo outplaced lang din doon si Valir ng konti. Sabagay, hindi naman niya napansin siguro na darating yung Thams. Pero alam ng Esmeralda and Thams na nandun lang siya. So for that, pinatay na lang din, walang kawala. Level 3 pa lang dun si Kuya Secret natin. Bottom lane, ayun, naku po, si Benny. Cutie, si Nolo kill. Nadali na hotdog. Nadali ng hotdog. So yung kailangan iingatan din dito ng execution, yung mga offlane nila as much as possible. Kailangan bigyan din nila ng support na kayang ibigay. Kasi yung Hellcurt dito for Chicolet Esports, kayang-kaya. Mm-hmm. Kung baga na makahabol pag nasi team fight. Pero Secret, mga kaibigan, ay mapatay dito ng execution. Tumama as Abyssal Arrow plus another kill dito for execution. For ito, Max, iba yung galawan ng Selena ngayon. Oo nga, talagang pinakita niya to sa atin ng MPL at pinapakita pa natin dito pa sa atin dito pa rin sa Just ML. So tingnan natin kung talagang magiging Selena boy na to. Pero yun, nice divine judgment there and a beautiful kill coming from Hate, mga kaibigan, and the turtle still alive. Pinag-aagon pa rin hotdog, yun nga lang, patay din na damay. Turtle has been secured by execution with a double kill pa para kay Esmeralda. Grabe. Ako, ito pala guys, sa mga supporters dyan, ng mga teams natin dito sa ating Just ML Cup. Belated happy birthday nga pala kay parang Etomax natin. Sana po all na i-invite. Pero yung mga kaibigan sa ating Reaper side, si Secret dito, halos wala ng buhay. Zama Force ay kinamit na din. And that is it, Secret. Kamunti ka mamatay. Pero successfully makakatakas. Pero for a trade, execution, getting that bottom lane turret for Ichikali Esports. Oh, simple lang. Kumukuha lang din ng objectives together with the kill. Yan ang maganda dapat eh. Kumukuha kayo ng kill, pero wag nyo rin pabayaan yung objective. Especially may Hellcurt na kalaban na upo sa top lane, pero mahihirapan to kalabanin ng isang Thumbs against execration, against Hellcurt, napakakunat ng isang Thumbs. And for this, wala pa naman masyadong ganap for Chicolet Esports. I think naghihintay-hintay lang din to ng perfect timing, or else magkamali ang execration din. That's the time na pwede nilang gangsterin tong execration. Pero for execration naman, well, wala eh. Magandang vision palagi ang naipoprovide dito sa kanila. Even si Benny Cutie, si Benny ata ito, naging support. Eh, yun, grabing pasok na naman kay Chakno. Nagtago lang sa bush ng pagkatagal-tagal, pero may plano palang binabalak. And that's 7-2 ang ating score. Aggressive, Ben. Mm-hmm. Sobrang aggressive dito na execution guys sa ating laban. Actually, hindi na nila hinahantay
or hindi nila binibigyan ng opportunity dito yung Hellcurt na makapag Dark Knight Falls para maging counter clash para sa kanila. At speaking of, mga kaibigan, napaka-aggressive we have hit here sa may gitna ng first to third, second to third owl ng mundo. Ito lang owl na iniintay natin, napatay na ito, Max, which is the birthday boy nung isang araw. Mga kaibigan, 10-2 ang ating score, middle later dito ng Chikot Esports, konting na lang, pasisira na dito ng tropang execution. Tama nga dyan. So, for this, maganda ang simula nila dito. 10-2 agad ang score. 4K gold lead din naman ang abante dito ng execution. Second turtle is now up as well. So, for Chikolet Esports, medyo mahirap-hirap na nga naman to, especially pag nagka-late game. Kasi nakita naman natin, alam natin na yung Harith, masakit to for an early game potential, especially together with the Valir. So far, yun hindi pa natin nakikita sa kanila. At mukhang mahihirapan na tayong makita yun. Especially yung Esmeralda pag kumunat na or magka-item na. Especially cooldown reduction items. Yung mapupuno ng shield yun. Ito pala yung Esmeralda. Kaya pala possible nilagay siya sa mid lane para hindi siya maiwan dun sa Harid. Kasi napansin natin kahapon na iwan yung Harid. Kasi yung Esmeralda nasa off. Oh! Speaking of, mga kaibigan, napatay dito si Secret. Yung third objective ng execution dito, possible. Masecure nila without having this Chikolet Esports contesting this one. So good thing, gano'n sinabi natin for the Esmeralda, automatic nilagay siya sa middle lane para hindi siya maiwan na hindi siya mag-abol sa Harid. Kasi lagi na sinasabi, parang pag nauna yung Harit against Esmeralda, lamang. Mahihirapan si Esmeralda. So, ginawa dito ng execution, pinilit na nila agad mag-scale up lahat. Pero at least mga kaibigan, 12-2 ang ating score. For execution, this is 19K gold. While for Chikolet Esports, this is 13K gold. Let us see kung sino top farmer, Direk Popey. Yun. At para sa napansin ko dito, talagang Esmeralda ang binigyan talaga lang ng napakalaking spaces din. And if you're going to take a look dito, top farmer natin, Esmeralda, 5.7K. Ayun, sa top lane, napatay, mga kaibigan, Owl ng Mundo. Pero ito, S4, naku po, delikado na, pero hindi pa rin, laban pa rin with Vengeance. And extend na kanyang buhay. Naku po, ayun, sumugod, with a double kill pa kay Eto Max with execute. Naku po, grabe yung Selena ni Eto Max dito, naka-execute. Pero kasi si Pabu, naku, nagkaroon ng pabuya, mga kaibigan, godlike dito para kay Hate. At kita natin, Blade of Heptasis na buo na dito na join. Pero good thing here for execution, talagang under the threat, mga kaibigan, that is Hate with the Esmeralda with a double kill, killing this Cox of Chikolet Esports. 16-3, very aggressive play. Kung titignan natin yung mapa ng execution ngayon, wala pang nasisirang tori dito ang Chikolet Esports. Not to defend this Chikolet Esports, pero kinagandahan, meron kasi silang Valir at meron silang Hellcurt. Pag maging maganda ang pasok dito ng Chikolet Esports, meron silang crowd control, meron silang pang zone out, meron silang initiator. So yun yung inaantay natin for Chikolet Esports. Kahit din ako, kompleto si Ricardos yung lineup naman dito ng Chikolet Esports. Meron din naman Dark Knight Falls dito. Shoutout sa mga kabalin natin dyan, ng mga taga-Pampanggang sumusuporta sa Chikolet. And for this, oops, naku po, si Chakno dito, papasok lang din. Pero hindi pa natin nakikita yung initiation ng Chikolet Esports, ladies and gents. Tingnan natin, mga kaibigan. Pero naghihintay-hintay lang din to siguro ng timing. So far, ang pinamaganda dito for Chikolet, ang laki ng chance nila in terms of pag-steal ng objectives, especially yung Lord. Kasi meron silang Dark Knight Falls. So, yun na lang din muna siguro ang hintayan nila or abangan nila. Kasi so far, mga kaibigan, sa ating Just Evil Cup from day one, nakita natin yung mga ups and downs ng mga teams natin. Hindi natin talaga malalaman kung sinong makakamananalo hanggat hindi natin nakikita yung pinaka-output ng game. Pero anyways, kita natin dito, Ejector has been popped by Chikolet Esports. Napakakunat ni C4. Pwede na maging C5. Abisal araw! Tumama! And a killing spree for B4. Asa si B2? Execution dito kahit sa ating laban. Oo nga naman, may B4 pala dito. So B1, B2 na nawawala si B3, kumbaga. Pero oops, naku po, ayun si Pabu with that ejector para kay Eto Max. Pero hindi, kapos pa rin naman sa damage output, muntik lang. And patay din si Kuya Pabu natin dito. Napakadominante ng execution this time, ha. Nasa nakikita natin mo ang ML na ML sila. And another one, Dark Knight Falls, ginamit na ito na yata ang dagdag kill nila. Pero it's a no, boy pa rin si Chakno, my friend. And nakatakas pa, grabe, ha. And actually, dito for execution, usually kasi ang pinakasinasabi natin for casuals, description niya is more on initiator. Mm-hmm. Dito for execution, ang pinaka naging initiator nila is yung Kufra, tapos support damage nangyari kay B4. And speaking of, napakasakit ng Esmeralda dito, guys. Let us hype this Esmeralda, 11-0-3 out of 20 kills for the whole team nila sa ating laban. And mind you, this is just almost 10 minutes ng ating Europe. So, oo.
Grabe, napakaaga ng ano nito ng aggressiveness ng execution mga kaibigan. And so far for Chicolet, hintayin natin kung magka-damage or sasakit yung ano, yung Hellcurt. Pero so far 0-3 ang kanyang standing dito. Siguro he can do a segue push sa other lanes muna dito, especially sa bottom lane para maging busy rin ng execution na meron din silang meron nagpe-pressure sa kanila. Other than that, mahihirapan ang Chicolet kasi kayang-kayang tangkihin ng execution yung damage ng Chicolet Esports as early as now. Tsaka ngayon kasi lagi na sinasabi diba sa Hellcurt para sobrang daling i-predict ng Hellcurt kung saan magagaling pagka ganito yung sitwasyon ng mapa. For Chicolet Esports, alam na execution kung saan magagaling. So, yun yung problema doon. And mga kaibigan, nasira dito ng execution ang middle lane inhibitor turret ng Chicolet Esports. This is almost 11 minutes to third game time. We have the Holy Crystal for this Selena with 4-0-7 KTA, and top lane natin masisira din. For Chicolet Esports, ang pinaka-asahan nila for the damage onto this late game is the Hellcurt. Pag nagkamali na pasok si Hellcurt, mahihirapan siya. And for the Hellcurt, ang item pala niya is this Deadly Blade. So, ibig sabihin, mindful sila na sobrang sakit at sobrang parang safe to say nag-snowball yung Esmeralda. Oo, kailangan lang din talaga halos sa magiging pangontra na dito. Even Valir nga, nag-necklace of Durance din kaga dito, first item. So, talagang alam nila na hindi biro din ang Esmeralda dito ng execution. At nakatawa naman sa Chicolet Esports, alam din nila kagad kung kailan nila kukontrahin o kailangan na bang kontrahin ng execution. Ang problema nga lang talaga, nasobrahan lang din sa sakit. Siguro, kung nakakuha sila ng back siya, if ever, ang Chicolet Esports yun, that's gonna be a different story. Pero for now, Esmeralda, mas nahihirapan ang Harith dito against Esmeralda. So, oo, iba yung Esmeralda ngayon guys. Kumbaga, this is the first time we're seeing right now na magkaroon ng Esmeralda mid lane talaga na finanel sa kanya. Mm-hmm. So very effective siya for execution kasi usually kinasanayan natin na mid lane is more on physical, more on literally pang late game. Pero ito, for execution, ginawa nila Esmeralda. Kita natin, sobrang advanced lang din naman ni Chakto for that initiation for execution. And inhibitor talaga din sa bottom lane, nasira na. We have the level 1 Lord here and the Dark Knight Falls, mga kaibigan, pero awl ng mundo. Napatay lang din naman at buhay pa rin. Ang gusto niya patayin, kompleto pa rin ang Ricardo din na execution, mga kaibigan. Divine Judgment plus the Mega Kill 4v4 at kompleto mga banana. Execution getting this game number 1. Oho, grabe mga